Hello guys, good afternoon. Today is January 3, 2019 and welcome to my channel, It's Alan TV. And today's video ay punta naman tayo sa ating palabas ngayon na Kadinang Ginto. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So ang pamagat ng ating Kadinang Ginto for today is Ultimatum. Doon si Namang Kulas na celebrate ng medianoche sa bahay ni na Daniela. Dahil kawawa daw si Daniela dahil siya lang mag-isa doon sa kanilang bahay. Andun si Carlos naman ay nagpasalamat sa tulong at pagpatuloy ni Romina kay Marga habang pinapakain nila si Carlitos. Pinagtugma-tugma ni Romina ang mga nangyayari sa kay Daniela noong nakunan si Daniela at noong namatay si Jessa sa panganganak. Umuwi si Marga sa kanilang bahay para kumuha ng gamit. And then, isinama niya si Carlitos doon sa kanyang lalayasan. And then, hindi alam ni Marga kung magpapakatiwalaan pa ba daw yung si Daniela, yung kanyang ina, dahil ang dami-dami na niyang kasinungalingang ginawa. Kaya habang may kunting respeto pa daw siya, ay aalis na lang daw siya dito, baka mawala lahat ng kanyang respeto. So yung ginamit na kutsara ni Carlitos ay gagamitin ni Romina para sa DNA tests dahil nagdududa ni siya na si Carlitos ay anak ni Jessa. And si Romina pa rin ang sinisisi ni Daniela sa lahat-lahat na nangyari sa kanya. Sabi ni Manang, binibigyan na lang daw ng panahon ni Marga. Sabi ni Manang ay bibigyan na lang daw ng panahon si Marga. Ala. At sinabi ni Manang na lagi na lang daw si Romina ang sinisisi niya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Mabuting tao naman daw si Romina. At sinabi ni Manang na si Romina ang nagpapakain kay Carlitos kagabi, kaya nawalalo na naman itong si Daniela dahil baka yun nga, dahil sa malaman na yung kanyang sikreto about sa kay Carlitos. Iwanan ni Carlos ang mga bata sa pamilya niya. And then si Romina naman ay paalis na at nakamasid si Daniela at sinundan niya ito ni Daniela. Si Romina bali sinundan. Mainutusan na naman si Daniela na gawa ng paraan ng DNA tests. And then, doon naman tayo sa yung asawa pala ni ano guys, ni Mang Kulas, nakalimutan ko yung pangalan niya. Nalaman ni yung anak nila na lalaki na isa, ay nalaman niya na may magkakilala sila ni Jessa at nagka-relasyon pala sila dito, at ito yung rason kung bakit iniwan niya yung kanyang itay dahil dito sa babaeng ito. Kaya nagalit itong kanyang anak. Wait lang. Ang rason naman ng kanyang ina ay dahil hindi na daw niya kaya makipagsama sa kanyang ama. Kaya humingi siya ng tawad sa kanyang anak. Ayun, at ang kanyang anak ay nagtampo sa kanya. Masaya si Daniela dahil nagawa niya ng paraan yung baso. Yung sa DNA tests, na masaya sila, na-celebrate sila. Nagawa niya yung paraan yung DNA test nga. Pero pagtingin niya sa baso ay sinabi niya na niloko daw siya ni Romina. Ayun, at nag-iskandalo si Daniela sa bahay ni Romina. So napansin pala na nag-flashback sa isip ni Romina na yung agent ni Romina ay napansin niya na may nagmamasid sa bahay nila. Kaya ang ginawa niya, nagdududa na siya na si Daniela iyong nagmamasid. Kaya ang ginawa niya ay lumabas siya at dinaya niya si Daniela na pupunta sa DNA laboratory para nga madaya yung iniisip ni Daniela. So alam na kasi niya kung ano ang nasa isip ni Daniela. Kaya parang wais din itong si Romina. Kaya ayun, nabuko na si Daniela na
yun nga, si Jessa, yung tama yung kanyang nasa isip na si Jessa yung ina ni Carlitos. At yun nga, binigyan ng ultimatum si Daniela. Si Daniela ng 2 araw para ilabas daw niya si Hector. Dahil kung hindi, mabubulgar lahat yung mga sikreto ni Daniela. At yun lang guys ang ating last episode for today. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. At bawal ang mga basher dyan, ha? Wala kayong magagawa mga basher kahit mag-comment kayo dyan ng mga hindi kaaya-aya dahil i-remove ko din yun. Kaya huwag na kayong mag-bash, okay? Mag-ano ka na lang kayo, manood na lang kayo ng aking video at mag-like na lang kayo. And that's all. Thank you.